sigurado ako na karamihan sa inyo na sumusubaybay dito sa YouTube channel ko ay naka-experience na ng panic attack. If you're right in the middle of a panic attack, itong video na to ay para sa iyo. Karamihan sa inyo, ang pakiramdam na nararanasan tuwing panic attack ay intense physical symptoms. Maybe your heart is pounding, pakiramdam mo may himatay ka, you're very afraid that you're going to pass out, o kaya yung pinakakinakatakutan nyo na baka kayo ay atakihin sa puso. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung yung mga sintomas ba na nararanasan nyo ay dulot lang ng anxiety. At kung papaano mapipigilan yung paulit-ulit na cycle ng panic attack. Now, yung mga sintomas na nararamdaman mo, mukha lang silang nakakatakot. Pero hindi ka nito kayang saktan. Based on the study, mas madalas mo daw maranasan ang anxiety tuwing ikaw ay walang ginagawa. Kaya minsan mapapansin nyo, kapag kayo ay sobrang busy, marami kayong ginagawa sa trabaho, sa bahay o kaya sa school, mas hindi nyo siya nararamdaman. Panic attack are the physical sensation of fight, flight, freeze response na masyadong nag-overdrive. Hindi ito heart attack. Ang panic attack ay dulot lang ng sobrang takot sa iyong fight, flight, freeze symptoms. Itong mga sintomas nito, sa totoo lang, sobrang uncomfortable nito. They feel really scary. Pero yung anxiety and panic attack, hindi ka nito kayang saktan. Usually, tumatagal lang yan ng 10 to 20 minutes. At kapag natutunan mo na hindi na mag-struggle dito, kahit gaano kapangit yung pakiramdam na nararamdaman mo, mas mabilis itong mawawala. The real problem is not the anxiety na nararamdaman mo o kahit yung mga pangit na sensation na nararanasan mo. Yung mabilis na pagtibok ng iyong puso, mabilis na paghinga, yung tingling sensation, yung pakiramdam mo na may himatay ka. Sa totoo lang, hindi ito yung problema. The problem is yung belief, yung paniniwala mo na itong mga sensation na ito ay dangerous at feeling mo magdudulot ito ng masama sa'yo. So kung nag-i-struggle ka to calm your body down, malamang iniisip mo na hindi ko dapat nararamdaman to. Mabilis yung paghinga ko, normal ba to? Nahihilo ako, sobrang nanginginig ako. Kailangan ko ikalma yung sarili ko kasi hindi to normal. Hindi ko dapat to nararamdaman. Pakiramdam ko may problema sa akin. Kung ganito mo isipin, kung ganito mo i-interpret yung mga bagay na yun, parang sinasabi mo lang sa sarili mo o sa utak mo na you're not safe. Yung mga sensation na yun ay dangerous. At pwede ka nitong ipahamak, pwede itong magdulot ng masama sa'yo. At sa totoo lang, yung ganitong reaction, yung ganitong interpretation doon sa mga pangit na sensation na nararamdaman mo, ito yung nagpapalala at nagpapaulit-ulit sa cycle ng iyong anxiety. Alam mo ba, na kaya mong matutunan, naturuan yung sarili mo para maiwasan yung cycle ng panic attack by showing your mind that anxiety is not dangerous, that you can feel anxiety and it is 100% normal and safe. So gusto ko baguhin ninyo kung paano nyo i-interpret yung mga pangit na sensation na yun. Baguhin nyo kung paano kayo mag-isip at kung paano kayo mag-react. So gusto kong sabihin ninyo ito sa sarili ninyo. Even though napakapangit nito sa pairamdam, very uncomfortable, hindi ako nito kayang saktan. Hindi ako nito kayang ipahamak. O kaya sabihin nyo na kahit na sobrang sakit nito sa pairamdam, sobrang sakit sa katawan, ako ay safe and secure at hindi ako nito kayang ipahamak. Convince mo lang yung sarili mo na kaya kong i-handle itong pakiramdam na to. Even though napakapangit, napaka-uncomfortable, kaya ko siyang sabayan at lilipas rin ito. Ngayon gusto kong bigyan nyo ng space yung physical sensation na nararamdaman. So for example, ito, nagsasalita ako sa inyo ngayon. Nararamdaman ko yung mga uncomfortable bodily symptoms. Hahayaan ko lang siya. Wala akong gagawin. And itutuloy ko yung gagawin ko lang na gusto kong magsalita, gusto kong mag-share ng mga informative information para sa inyo. Dahil ito, andito lang to eh. Mararamdaman ko to at mararamdaman. Dahil normal to, tanggap ko to. Kailangan mo lang maging comfortable at kailangan mo lang rin matutunan na sabayan yung mga sintomas na nararamdaman mo. Kasi although talagang pakiramdam mo mamamatay ka na, feeling mo may mangyayaring masama at any moment,
yung mga random thoughts, negative thoughts na pumapasok sa iyong isipan. As a isip lang yan. Okay? So, gusto lang ng anxiety na sundin mo siya. Pansinin mo siya. Ibigay mo yung attention mo sa kanya. And in reality, kahit gaano pa kapangit sa pakiramdam yan, I can assure you na walang mangyayari sa iyong masama. Yung mga pangit na naiisip mo, yung mga negative na feeling mo mangyayari sa iyo, asa isip mo lang yan. Dahil gusto ng subconscious mind mo, gusto ng anxiety mo na iligtas yung sarili mo. Dahil pakiramdam niya, ikaw ay nasa perceived danger. Yung instinct mo, gusto ka lang nitong mailigtas. Dahil pinaniniwalaan ng brain mo na yung mga sintomas na nararamdaman mo ay maaaring magdulot sa'yo ng ikapapahamak mo. So instead na paniwalaan mo yung nararamdaman ng instinct mo na ikaw ay nasa danger, then gawin mo yung kabaliktaran nito. Remind mo lang lagi yung sarili mo na normal lang yan. Paulit-ulit mo naman nararanasan, nararamdaman yung mga ganyang sensation, mga pangit na pakiramdam. Pero wala naman nangyayari sa iyong masama, di ba? Kung natatakot ka na baka atakihin ka sa puso dahil sobrang bilis ng tibok ng iyong puso, isipin mo lang na dati naman lagi ako nagja-jogging, lagi ako nagra-running, nagbabike ako, pero bumibilis yung tibok ng puso ko, pero wala naman nangyaring masama, di ba? Asa isip mo lang yan. Ikaw lang yung nag-i-interpret at nagre-react ka sa negatibong paraan. Binibigyan mo ng negatibong interpretasyon yung mga sensation na nararamdaman mo. Nahihilo ka, para kang inuugoy, para kang nasa bangka, para kang tumatawid ng tulay. Yung hilong yan, normal lang yan. Hindi porket mahilo ka, ibig sabihin nun, may malubha kang sakit. Hindi ganun eh. Usually sa mga taong may health anxiety, ganun. Ganun nila i-interpret yung mga simpleng sensation na nararamdaman natin. Yung mabilis na paghinga, yung pakiramdam mo, kinakapos ka ng hangin, yung pakiramdam na sobrang sakit ng dibdib mo, hirap ka huminga, normal yan. And nangyayari yan sa mga taong nag-a-activate yung fight, flight, freeze response. Dahil kailangan ng katawan natin yun. Kailangan ng oxygen kapag tayo ay nasa danger situation. Ang problema lang, nag-a-activate yung mechanism ng ating katawan na ito. Even if wala naman tayo sa danger. Basta lagi mong aalalahanin na yung mga sensation na to, although napakapangit sa pakiramdam, normal lang to, na minsan maramdaman talaga natin ito. Okay? So kailangan mo lang sabayan yung mga sintomas na nararamdaman mo at huwag ka mag-isip ng mga negatibo dito. Ito yung tinatawag nating floating technique na itinuro ni Dr. Claire Wicks. So hindi ka mag-i-struggle, hindi ka mag-iisip ng mga negatibo, hindi mo i-interpret yung mga sensation na yun na isang malubhang sakit na maaaring nararamdaman mo. So, para kang tubig na dumadaloy sa isang ilog. Hinahayaan mo lang kung saan ka nito pangayin. Subukan mo rin i-challenge yung thoughts mo. So, for example, anxious na anxious ka. Sobrang ninenervyos ka, nag-aalala, takot na takot, maraming iniisip. Sige, challenge mo yung sarili mo na, oh, ito na ba yung todo mo? Sige, gawin mo pa akong anxious, itodo mo. Bigay mo lahat ng aalalahanin ko, lahat ng kakatakutan ko, ipaalala mo sa akin. Sabihin mo sa sarili mo na, ramdam na ramdam ko yung takot. Nararamdaman ko siya. Pero, kahit ganito yung pairamdam ko, napaka-uncomfortable, ako yung may control sa sarili ko. Kaya ko siyang sabayan. Alam ko malalampasan ko. Challenge mo yung sarili mo. Panic attack. Yung pakiramdam mo, mamamatay ka na. Yung impending doom, derealization, depersonalization. Sobrang bilis ng pag-iisip mo. Yung mga sensation na nararamdaman mo. Sabay-sabay yan eh, nararamdaman mo eh. Challenge mo siya. Ako, dati, nakasanayan ko nung nagpa-panic attack ako. Talagang oorasan ko yan. Halimbawa, bigyan kita 30 seconds. Sige, 1, 2, 3. Ibigay mo yung todo mo. Yung pinakamalakas na atake mo, itodo mo. Tapos, kapag malapit na mag-30, binabagalan ko pa yung bilang ko. Sige, ano, yan na ba yun? Feeling ko kulang pa, hindi mo pa kaya ibigay. Mahina pa, hindi pa yan yung pinakamalakas mo. Bibigyan ulit kita, another 30 seconds. Ginagawa ko yan. Kahit nagmomotor ako, ano pa ba?
nagpapahinga ako. Usually kasi ako, dati nagpapanikap ako kapag wala akong ginagawa. Kapag may oras mag-isip, kapag may time yung sarili mo makapag-isip, doon usually umaatake yung panic attack. And napaka-powerful nitong tools na ito. Challenging your thoughts. Challenge mo siya. Okay? So patunayan mo sa sarili mo na itong mga sensation na to ay lilipas at lilipas rin. Every time na china-challenge nyo yung thoughts nyo, pinapatunayan nyo sa sarili nyo na normal ang anxiety. And it is normal na maramdaman natin. Na minsan, lumalabas yung mga sintomas na yun dahil minsan pagod ka, kulang ka sa kain, tapos hindi ka nakakatulog, stress ka. Usually, may tendency numbas yan. And it is normal. So, every time na pinapatunayan natin sa sarili natin na naramdaman ko, naranasan ko, lumipas lang, challenge ko siya, tumataas yung confidence mo. Hanggang sa matutunan ng isipan mo na wala naman talaga sa danger tong taong to. Bakit magre-release pa ako ng adrenaline? Bakit ipapa-anxious ko pa siya kung wala naman talaga sa danger, diba? So kapag inatake ka ng panic attack or anxiety attack, bigyan mo ng space yung sarili mo. Hayaan mo lang siya. Hayaan mo maramdaman. Namnamin mo. I-embrace mo yung mga sensation na yun. Kapag sobrang balisa ka, yung tipong kinakausap ka ng kausap mo tapos naka-focus ka, naka-automatic focus yung sarili mo dun sa mga sintomas mo, ignore mo lang yung mga pakiramdam na yan. Bumalik ka sa conscious mind mo at present moment in reality. And hayaan mo siya, matuto kang maging komportable dun. Para lang siyang ano, asa loob mo lang. Okay? Na tutuloy mo yung gagawin mo, although napakapangit niyan. Kasi exposure therapy yan eh. Hanggang sa matutunan mo. Hanggang sa overtime, hindi mo na lang mamamalayan, hindi mo na siya nararamdaman. So instead na pilitin mong kumalma yung sarili mo, convince mo lang yung sarili mo na okay lang na minsan tumibok ng mabilis yung puso ko, yung paghinga ko medyo bumibilis, lumalalim. Normal lang yan, mararamdaman ko minsan. Magkaroon ka ng awareness na you don't need to force anything. Dahil yung mga pairamdam na yan, natural yan. Mararamdaman mo talaga yan. Maaari at maaari mong maramdaman yan. Itong panic attack na nararanasan mo, napakagandang opportunity nito para patunayan mo sa sarili mo na yung mga sintomas na nararanasan mo, although napakapangit yan, hindi talaga yan dangerous. It's on how you interpret and reacts to those bodily symptoms na nararanasan mo. Be gentle to yourself. Huwag mong madaliin yung recovery. Dahil yung recovery, hindi mo ito makukuha ng isang subok lang. Kaya kapag natutunan nyo itong mga simple techniques and methods na ito, I can assure you, mababawasan yung pag-atake ng inyong panic attack. At maiiwasan nyo rin yung mga severe panic attack. And alam nyo ba, almost 1/3 ng population ng tao sa buong mundo ay maaaring makaranas ng panic attack. And it is normal na ma-experience ng tao. Kasi ganun ka-powerful eh, yung mind ng tao eh. At sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpa-practice, maaari ninyong maiwasan yung mga chronic panic attacks. Mahalin ninyo yung sarili ninyo. At isipin nyo lang na para lang kayong kinakausap ng best friend nyo na sinasabi na normal lang yan. Talagang minsan nararamdaman natin yan, yung mga emotions, yung mga feelings na ganyan, and lilipas at lilipas rin na. Some of these things scares you. And some of this sensation is very uncomfortable. Kailangan mo lang siyang tanggapin kahit na hindi mo siya gusto. Kailangan mo siya i-embrace. Kailangan mong isapuso. Kailangan mong damdamin yung mga pangit na pairamdam na yan. And ayun yung totoong recovery. As long as nag-i-struggle ka, talagang sinasabi mo sa sarili mo na hindi to normal, hindi ko to dapat nararamdaman. Hindi eh, hindi talaga mali ito, kakaiba tong pairamdam na to. Yung struggle, yung takot, yung pangamba, andyan yung takot, yung sobrang hindi mo alam nangyayari sa'yo. Mas lalong nagtitrigger yung anxiety and panic attack. Mas lalo mong binibigyan ng opportunity na i-take over ka nung anxiety. Mas lalong lumalabas yung adrenaline, yung iba't ibang stress hormones na nagdudulot ng mga pangit na sintomas sa iyong katawan. So bigyan nyo ng space yung sarili nyo na maramdaman yung mga gantong pairamdam. Okay?
huwag nyo siyang itataboy. Talagang tanggapin nyo lang rin na normal yan. Sige, ganyan. Kahit anong ginagawa ko, sige, pagparamdam ka. Kahit sobrang pangit, kahit sobrang uncomfortable, sobrang sakit, wala akong gagawin, kundi tutuloy ko yung gagawin ko. Kung hindi ko kaya, sige, uupo ako. Obserbahan lang kita, hayaan kita. Pero hindi ako mag-struggle. Hindi ako mag-aalala, hindi ako hindi ko bibigyan ng negatibong interpretasyon o reaction yung mga nararamdaman ko na yun. Kasi kahit gaano kapangit yung pakiramdam, I'm safe, I'm healthy, I'm fine, and I'm in control. Hindi mo kailangan pilitin baguhin lahat ng bagay. Your body knows what to do to calm down when you stop struggling about your feelings and sensations. Kakalma na lang yan naturally kapag na-realize mo na itong mga sintomas na to ay hindi dangerous and normal. Learning to let go of the struggle sa mga sensation na nararamdaman mo. Skills to na maaari mong ma-develop over time. Kaya mo yan. You are safe. Kailangan mo lang ay practice and it will get better over time. So that's for today. Kung nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell para lagi kayong updated sa latest upload ko. Maraming maraming salamat po. Paalam!